kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Isa na namang totoong kwentong kababalaghan na tiyak nakakasintakan. Takip silim na at pauwi na si Pablin galing sa kanyang bukirin. Payak lang ang daan na tinatahak ni Pablin at napapalibutan ito ng mga ligaw na damo at dalahin. Padilim na ng padilim ang gabi nang may naulinigan siyang umiiyak na bata at tila humihingi ng tulong. Lumikot ang mga mata ni Pablin at lumingalinga sa paligid. Hinahanap niya ang bata na umiiyak. Sa di kalayuan ay may naaninag siyang tila bata at nakatalikod ito sa kanyang dadaanan. Tinawag niya ito. Nini? Toto? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Iniwan ka ba ng mga magulang mo? Kalaunay humarap sa kanya ang batang umiiyak. At laking gulat ni Pablin sa kanyang nasaksihan. Ang batang nakaharap sa kanya ay nanlilisik ang mga matang kulay pula nito sa galit at naaagnas na ang mga balat at ilang pirasong laman nito. Walang ano-ano'y hinugot ni Pablin ang kanyang itak na nakasukpit sa kanyang biwang. Diyos Ama, naway gabayan mo ako sa kung sino mang kampo ng kadiliman na yan. Kapag takay inatak na siya ng tap-tap na kanya namang inuntayan ng saksak at taga, ngunit mabilis at napakaliksi ng tiyanak nakaharap niya ngayon at ito'y nakahilag. Pinaikot-ikot ni Pablin ang kanyang itak na tulad ng sa ilisi ng helikopter. Tumagal pa ang kanyang pagpagpuno sa multong tiyanak at sa wakas ay kanya itong tinamaan. Ngunit tila hindi ito ininda ng tagtag at patuloy ito sa pag-atake sa kanya. Kapag dakay napaluhod si Pablin, sabay itong tumingala sa kalangitan, sa kahitaasan at taimtim na nanalangin sa dakilang lumikha. Sabay malakas na unos ng saksak ang iginawad sa tiyanak na napahiya naman ang batang tagtag at unti-unti itong naglaho sa dilim. Laking pasasalamat ni Pablin at tininig ng dakilang mailalang ang kanyang panalangin. Magbuhat noon, hindi na nagpapagabi ng uwi si Pablin buhat sa kanyang bukirin. Buhat pa sa ating mga ninuno ang salitang tagtag sa Bisaya o tiyanak sa Tagalog. Ito ay mga sanggol na ipinaaborsyon ng kanilang sariling ina. Walang habas na pinatay. Kaya ito'y bumabalik na buhay muli at naghihiganti na kung sino man ang kanilang madaanan ay tiyak na mayroong kalalakyan.